like a bell cut. Hi guys. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano maglaro na Black Desert Mobile. Ito ang aking camp. Itong camp na to, dito ka magpapalakas, dito ka gagawa ng bahay mo, lahat-lahat. Resources mo, kailangan mo, magtatanim ka. Itong camp na to, binigay sa akin to ng isang hari. Ay, hindi ko matandaan, pero alam ko sa mission ko, may isa akong mission na ito ang naging reward sa akin, no? Hindi ko lang sure, hindi ko na matandaan. Itong nasa view ko ngayon, ito yung mga workers ko. Sila yung mga inuutusan mo para bumili or kumuha, mag-gather ng resources mo or magtayo ng bahay, lodgings, or kung ano pa. Dito, ito yung dito mo makikita yung stock mo. Dito ka mag-gather ng supply mo. Bali, ang ginagawa ko dito, kung ano yung pinakamababang stock ko, yun yung uunahin ko. Katulad nito, yung light timber na to, yun yung pinakamababa. Siya muna uunahin ko. Bali, world gathering to. Doon ka kukuha sa labas ng camp mo. Hindi lang sa camp mo. Kasi pwede rin sila mag-gather inside your camp. Pero ito, sa labas. Sa labas ko sila pinapakuha. Kasi mas malaki. Yun nga lang, mas matagal yung balik sa'yo. Ayan. Unahin ko muna dito yung mga pinakamababang resources ko. Yun yung unahin ko. Kasi kailangan mo yan sa paggawa ng kahit ano. Fence or house. Ayan, kapag nakita nyo yan, may notification. Ibig sabihin, hindi sumusunod yung isang worker. So, kailangan mo lang puntahan para i-discipline. Tapos, resume mo lang yung order mo. Tutuloy na ulit siya. Ito yung tax natin, no? Nakuha natin to sa mga tao dito sa camp. Tax natin yan. Magiging pera mo rin yan, magagamit mo yan sa pagbili. Ito naman yung ranch natin. Dito yung mga alaga natin, mga manok, kambing. Makukulik mo din yung mga itlog nila, yung mga gatas. Kakainin din yan ng mga workers mo para kumilos sila. Dito naman tayo sa pananim. Itong mga pananim na to, pwede mo silang i-harvest, pwede ka rin magtanim. Magagamit mo to para sa food supply ng camp nyo. Kasi kung mababa yung food supply, hindi kikilos yung mga workers nyo. Kung ano mang ginagawa nila, hihinto sila paggutom. Kaya magtatanim ka. Ang pinipili ko dito yung 8 hours na harvest time kasi meron naman 1 minute lang. Kaya lang, pagkatapos ko kasi magtanim, nag-e-exit na ako, babalikan ko na lang. Pagka 1 minute, sayang, di ba? Sayang kung konti lang madadagdag sa'yo, tapos mabilis lang. Pag 1 minute, dapat nababantayan mo. Pero pagka mag-out ka kaagad, 8 hours ang ginagamit ko dyan. Ayan, dito naman tayo sa stable natin. Itong mga kabayang to, hinuhuli ko to, tapos pinagbe-breed ko sila para mas maging malakas. Ang gamit ko ngayon, ito, si Salyab.
Si Salyab ay tier 4 na kabayo. Malakas na to. Mabilis, may boost na rin to. May kick. Tapos, ito si Wawawi, si Zed, tapos si Polly. Itong mga to, hinahanda ko yan para maging ka-tier din ni Salyab para ma-upgrade ko ulit or ma-breed ko ulit sila na mas malakas pa. Pwede ka rin dito mag-arena, no? Arena. Dito, pwede ka makipaglaban sa mga ibang online players, one-on-one. Subukan mo yung lakas mo. Ito, level 19 lang to eh. Level 50 na ata ako. So, mahina to. Yung iba kasi pag nakita yung level mo na mataas, nag-susurrender na kagad. Ito mukhang matapang. Matapang si Ali. Dito kung makikita nyo, wala, mahina yung damage sa akin kasi mataas na yung level ko. Pero, laro lang, paglaruan lang muna natin. Ayan. Hanap tayo ng ita, ulit tayo ulit. Baka meron tayong makuha mas malakas. Mas maganda kasi sa akin, mas maganda pag mas malakas sa akin. Oh, mukhang siya rin ah. Baka mag-exit na to. Ay, lumaban pa rin ah. Bilisan natin. Ang ginagawa nila, pag nahihina sila, takbo ng takbo para hindi mo tamaan. Kaya lang, wala eh. Malakas, malaki yung difference ng level eh. Pasensya na kung walang game sound ano. Kasi naka-live stream kasi ako noon, na-record ko to, kaya ganun. Kaya tinanggal ko kasi may ingay. Dito, sa gilid, ito yung mga mission mo. Pipili ka lang dyan. Pag pinindot mo yan, lalabas ka sa camp, mag-start ka ng mag-mission. Ngayon, punta naman tayo sa ito, lodging. Yung lodging naman, kailangan mo to para makapag-hire ka ng mga bagong workers. Pag maraming workers, kailangan maraming lodging or mataas yung level ng lodging house mo. Yung mga workers naman, dito mo makukuha. Dito sa town hall pala to. Wait lang. Dito sa Sampayan. Yung pub. Ito yung pub. Papasok ka lang dyan. Ayan. Pagkapasok mo, ayan, nandiyan sila, nagiinom. Lagi nagiinom kasi wala pang trabaho, kaya inom lang inom yan. Ngayon, pipili ka lang dyan kung sino i-hire mo sa kanila. Kung mas malakas, kung mas guwapo ba, o kung sino, no? Ngayon, labas naman tayo ng camp, no? Kung may mga kailangan ka na wala sa camp, pwede mo yan bilhin sa town. Ito yung mga town. Ito yung mga safe zone. Dito sa town, makakabili ka ng mga kailangan mo. Pagkain ng kabayo, pananim, seeds, gano'n. O nakikita nyo yung tumatakbo, online din yan, online player din yung naglalaro ngayon. Yung mga yan, halimbawa, no? Halimbawa, may guild ka, tapos yung guild nyo, nag-declare ng war sa isang guild. Tapos nakasalubong mo sila. Pwede kayo mag-away, pwede kayo maglabang kahit hindi kayo pumasok sa arena. Maglalabang kayo dito pag nagkita kayo. May sign kasi yan sa ulo nila na parang red mark na kalaban niya. Pwede mong atakihin. Dito sa town. Dito ka bibili ng mga supply mo. Sa kabayo, sa bibili ka ng kambing, manok, pagkain ng aso, katulad nito.
alam, meron pa ako. Pero pwede na akong bumili. Try natin bumili para makita niyo. Kuya, pabili. Dog food po. Dog food, kuya. Pedigree. Pampapi. Kailangan sasabihin mo yan, ha? Kasi pag hindi mo sinabi yun, hindi ka pa bibilang ni kuya. Pabili tayo ng mga 50 kilos na. Malakas kasi yung papi ko eh. Tapos sila may mga quest din niya. Pwede mong gawin yung quest nila para pangdagdag din sa XP. Pwede mo na sila bentahan yung mga bentable sa item natin, katulad nitong golden egg. Pwede mo benta yung cake. Yung cake, pwede mo ibenta, pwede mo rin ibigay as a gift sa mga workers mo. Ngayon, punta tayo sa... Ay, wait ka. Papakita ko sa inyo kung paano mag-upgrade ng mga skills, no? Punta lang kayo dito, yan. Tapos, makikita mo yung may mga notification dyan sa right sa skills mo. Ibig sabihin, pwede na sila ma-upgrade. Ma-upgrade mo yan pag nakaka-acquire ka ng mga XP sa laban mo. Parang mga... Basta yan. Ma-acquire mo yan din sa mga laban mo. Dito naman, ito yung black spirit mo, no? Dito ka pwede mag-enhance ng mga armor mo. Weapons, armor, ito. Makikita nyo punong-puno na yun. Hindi na pwede ma-enhance yung mga armor ko, yung mga gamit ko. Kasi sagad na yan. Maliban na lang kung makakakuha ako ng bagong items, no, na mas mataas o mas malakas na level. Doon, pwede mo ulit siya ma-enhance. Dito, pwede ka maglaro ng crystal. Equip ka ng crystal. Yung crystal na yan, nakakuha mo rin yan sa mga laban. Pwede mong fuse yan, no? I-fuse mo. Ayan. Auto-fusion ang ginagawa ko para mas mabilis. Pipili ka lang dyan. I-fuse mo lang sila. Tapos, pag may nakuha ka na, hindi ko ma-fuse ngayon, no? Kasi, basta pag may na-fuse ka na, pwede mo na sila ilagay dyan sa mga equipped crystal. Halimbawa, sa arrow mo, lalagay mo sila. May extra damage din yan. Dito naman, pag magta-transfer ka, halimbawa, may nakuha kang bagong armor, no? Or bagong bow. Ang lumang bow, wag mo basta-basta ibebenta yun, ha? Kasi, ano mo yan? Ita-transfer mo yung power ng bow dun sa bagong bow na gagamitin mo. Yung Black Spirit Ghost, may mga quest din yan. Pwede mong gawin yan. Tapos, yung mga hindi mo na nagagamit, pwede mo ibigay kay Black Spirit as energy. Para mas lalo siyang lumakas. Pero, pwede rin, pwede mo rin mabenta yan, ha? Papupunta ka lang sa... Dali, wait lang. Check ko lang, ha, kung tama ba yung araw na gamit ko. Okay, ngayon, on tama naman. On tama naman. Sinicheck ko mabuti. Baka mamaya, iba yung mabenta ko eh. Basta yun, no? Pwede na tayo pumunta ngayon sa market, no? Dito sa market naman, dito ka magbibenta na, yung sinasabi ko kanina, no? Dito ka na pwede magbenta ng mga items mo. Katulad niya, may naka-pending pa ako. Dagdagan natin, no? Ipili lang ako dyan. Select. Tapos, ipupost mo na sa market. So, magiging available na siya para sa ibang online player na kailangan ng items. Pupunta lang sa market, magsesearch. Pag nagustuhan, pipili na yung items mo. Katulad niya, na-register ko na, no? Ngayon, halimbawa, bibili ako. Punta lang ako dito sa gamit ko, longbow, hanap ko. Ayan, yan yung mga price niya sa gilid. Mas mahal, mas malakas. Kahit na hindi ka pa mataas na level, basta may pera ka, ayan, makukuha mo yung item na yan.
So ayun no, yung Black Desert magandang ano, magandang game siya no. Yung graphics niya tingnan niyo. Siguro hindi masyadong malinaw na pagka nai-upload ko na to kasi hindi pa okay yung internet natin, tapos galing nga sa stream to no, galing sa stream na dinownload ko lang. Tignan natin. Pero maganda sa personal, maganda talaga yung graphics niya. Tsaka ang kagandahan sa kanya no, kasi may storya talaga. May storya siya. Kung susundan mo yung storya, yung bawat mission niya, babasahin mo, tsatsagain mo, may storya talaga. Ito naman, dito ka pwede makakuha ng mga rare items, no? Mga armor or weapons pwede dito. Kaya lang, mahirap. Minsan mahirap, di mo kayang patayin ng mag-isa ka. Kaya mas maganda kung may kasama ka ang mga kagild mo. Sabay-sabay kayong papasok dyan. Tapos sa items naman, no, random yun. Ha? Hindi kung ano yung nakadisplay, yun yung makukuha mo. Random din yun. Tapos ito, try natin tawagin si Saljab. Ito si Saljab, oh. Pwede mong ipit si Saljab. Ayan, oh. Oh, wait na, hindi kita. Hindi pa tawa. Ito. Tignan niya. Pit natin. Ayan, oh. Oh, diba? Pogi, no? Ngayon, sakay tayo. Papakita ko sa inyo kung paano yung boost na sinasabi ko, no? Ito meron din siyang parang stamp ata ito. Pag may kalaban dyan, nasasaktan din yan. Pag tumakbo ito yung booster, papakita ko. Yan, eh, boy, lumabas. Napalabas ata tayo sa safe zone, wait lang ha. Ito yung labas ng town, no? So, hindi ko alam kung another safe zone din to or may mga kalaban na sa unahan. Pero try ko ipakita ulit sa inyo yung boss. Kung makikita mo, lalaki ng mga tao dito. Nasa teritoryo tayo ng mga giant. Balik tayo sa camp. Nakakatakot. Shoutout kay Timothy. Timothy Lucas. Shoutout kay Timothy Lucas. Kakampi ko yun sa PUBG. Yan yung lagi ng gagranada. Kahit kakampi ka niya, papatayin ka niya sa granada. Masyadong nervyoso yung batang to. Kahit pag nakarinig ng putok yan, mababato ng granada yan kagad. Kahit di pa niya alam kung saan. Kaya ikaw ang tatamaan kung hindi ka marunong. Anyway, dito, pwede kang mangisda. Oh, ito, papakita ko sa inyo paano mangisda. Lapit ka lang dyan, ayan. Pwede ka na mangisda. Ganda ng view dito, no? Try natin mga isda. Hintay ka lang. Kailangan maganda yung pain mo dito. Kailangan uod yung pain mo. Hindi pwedeng ano, cool or snail, no? Kasi, hindi ka kagatin ng isda pag wala kang pain. Ang gagawin mo naman pag snail ang ginamit mo, kailangan durugin mo talaga. Eh, wait lang. May huli na tayo. Wait lang. Yan, kailangan pasok dun sa green, ha. Kailangan papasok siya sa green para mahuli mo. Ayan, di may huli na tayo. May pagkain na naman tayo. So, ano pa ba? Yung camp ko, ito yung camp ko, no? Hindi nyo pa ito nakita to. Malaki na to, ha. Dati binigay sa akin to, maliit lang. Ikaw na magpapalaki niyan, ikaw na mag-expand niyan. Oh, ayan oh. Yeah, malaki na siya, no? Pati yung pader, nagpa-fence ikaw na. Ako na noon, ako na. Kaya kailangan may mga resources na ganyan kasi para yan diyan. Medyo maluwag pa nga to kasi yung iba talagang punong-puno na eh. Ito, pwede ka dito mag-forge ng gear, no? Pwede ka mag-forge gear. Pwede rin dito mga rare items ma-forge mo. Kaya lang, yung ingredients yan, rare din. Hindi mo basta-basta napupulot ng salaban. Ito, meron tayong mga, ayan, no? Marami. May mga decoration shop,
kung ano ba. Ako na nagpatayo niya, no? So, okay guys, so hanggang dito na lang tayo, no? Sana nag-enjoy kayo sa Black Desert Mobile natin. Sana may natutunan kayo. Maganda yung game, ha? Maganda. Tapos, sandali, paano ba mag-wave dito? Nalala ko pwede mag-wave dito eh. May, saan ba yun? Ito. Wave. Oh, nakatalikod. Sandali, sandali. Harap tayo, harap tayo. Sige guys, ha. Ayan. Humaarte pa si ate. Salamat. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, at saka subscribe na rin, ha. Don't forget to hit the notification bell para laging updated tayo sa mga bagong upload ni Sangano Gaming. Ayan. Sige. Hanggang sa muli. Tumatawa pa si ate. Wave ka na, wave na, wave. Bye-bye.